Kapag naririnig mo ang pangalang Recto, alam na natin na isa to sa mga kalye sa Maynila. Isang kalye kung saan makikita ang ilang universidad sa U-Belt. Bilihan ng murang libro at isa rin ito sa alam nating pagawaan ng mga peking bagay, tulad na lang ng diploma. Pero ang tanong, sino ba si Claro M. Recto? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Si Claro M. Recto ay pinanganak sa Chaong, Tayabas Province, kasalukuyang Quezon Province noong February 8, 1890. Bata pa lang siya ay mahilig na siya magsulat ng mga tula sa wikang Espanyol na may kinalaman sa kalayaan. Nakapagtapos siya sa kursong law o batas sa Ateneo de Manila University sa Bachelor of Arts at binigyan ng parangal na Maxima Cum Laude. Ang Maxima Cum Laude ay isang papuring bihira lang na binibigay. Ang ibig sabihin nito ay with maximal praise, habang ang Magna Cum Laude ay with great praise. 1913, nakagraduate siya sa Universidad ng Santo Tomas at nag-bar exam sa pareha sa taon. Sa UST din niya nakuha ang kanyang masteral. Habang nagmamaster siya sa UST, nagsulat siya ng libro na pinamagatang Bajos los Cocoteros o sa Ingles, Under the Coconut Trees noong taong 1911. Isang koleksyon ito ng mga personal niyang tula sa wikang Espanyol. Gumawa din siya ng dalawang dula o stage play na pinamagatang Solo Entre las Sombras o Along Among the Shadows noong 1917 at La Ruta de Damasco o The Route to Damascus noong taong 1918, kung saan nakatanggap ito ng mga papuri sa Latin America, Espanya at sa Pilipinas. 1913, nagsilbi siya bilang sekretary ni Vicente Ilustre, isa sa mga appointed members ng Philippine Commission at isa sa mga unang naging senador ng Pilipinas noong 1916 sa basbas ng Jones Law. Tumakbo siya bilang congressman o representante ng 3rd District ng Batangas sa ilalim ng Partidong Demokrata. 1931, nahalal siya sa Senado at naging minority floor leader nito. 1934, nahalal siya ulit bilang senador. Ngayon naman, siya ay majority floor leader. Bukod sa paggawa ng batas, nakilala rin si Claro M. Recto sa galing niya sa pagsusulat. Ang mga tema ng kanyang mga sanaysay o essay ay may kinalaman sa nasyonalismo, political sovereignty, at economic independence. Noong 1924, isa siya sa mga pinapunta ng Pilipinas sa Amerika upang makuha ng bansa ang kalayaan. Sa taon din na iyon, ipinasok ng Amerika si Recto sa US Bar. 1934, nang maipasa ang Tidings-McDuffie Law kung saan bibigyan ng 10-year transitional period ang Pilipinas bago lumayas Amerika, nakapaloob sa batas na ito na kailangan makabuo ng Constitutional Convention ang Philippine Legislature para makagawa ng draft ng konstitusyon o saligang batas. Ang Constitutional Convention ay naganap noong 1934 at si Claro M. Recto ang naging pangulo nito. Ang 1935 Constitution ang nagbigay sa atin ng tatlong co-equal branches. May sistemang checks and balances ang 1935 Constitution. Sa madaling salita, nababantayan nila ang tatlong sangay, ang executive, legislative, at judiciary branch. Kung umaabuso na ang isa sa kanila sa kapangyarihan na binigay sa kanila. Sa loob din nito, may kapangyarihan ang Kongreso na tignan kung karapat dapat ba talaga ang inappoint ng Pangulo sa pamahalaan, katulad na lang ng Departamento o Kagawaran. Kahit may mga pro-American sentiments ang ibang miyembro ng convention, nagawa pa rin ni Recto dahil sa kanyang tapang at talino na ipaloob sa 1935 Constitution ang mga ideya na ang Pilipino ay dapat mamuhay ng malaya at bilang isang responsableng mamamayan sa loob ng isang demokrasya. Si Recto ang nag-draft ng 1935 Constitution at personal niya mismong inabot kay President Franklin D. Roosevelt ito para aprobahan at pirmahan ito. Papalitan ang 1935 Constitution sa taong 1973. Alam naman natin kung anong magulong panahon yan. Naging Associate Justice ng Supreme Court noong 1935 hanggang 1936 si Claro M. Recto. 1941, tumakbo siya bilang senador at siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa 24 na senador. Naging Commissioner of Education, Health and Public Welfare noong 1942 hanggang 1943
at Minister of State for Foreign Affairs noong 1943 at 1944, noong panahon ng pamumuno ni Pangulong Jose P. Laurel o noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Pagkatapos ng gera, kinasuhan siya ng treason o pagtataksil sa bayan dahil sa pagsama o pag-collaborate kasama ng mga Hapon. Naghain siya ng not guilty at na-acquit o napawalang sala dahil napatunayang may connection siya sa mga guerrilla o underground movement noong panahon ng mga Hapon o noong World War II. Habang naghahanda siya ng depensa sa kanyang kaso, nagsulat siya ng dalawang libro na pinamagatang 3 Years of Enemy Occupation at The Law of Belligerent Occupation noong taong 1946. Ginamit din ni Recto ang kanyang libro na 3 Years of Enemy Occupation upang linisin ang kanyang pangalan. Tinawag din siyang Lawyer of Miracles, tandaan. Mas pinili niyang ma-acquit o mapatunayang inosente siya kaysa kunin ng amnesty na inisyo ni Pangulong Manuel Rojas sa mga naturing na collaborator ng mga Hapon. Kahit ako, mas pipiliin ko linisin ang pangalan ko kaysa sa amnesty dahil parang inamin mo na rin na nakipagtulungan ka sa mga Hapon at may sala ka. 3 taon matapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan sa Amerika o sa taong 1949, nanalo siya bilang senador sa ilalim ng Nationalista Party at kinwestiyon niya ang mga hindi makatarungang kasunduan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Katulad na lang na Military Bases Agreement of 1947, ang Amerika ay nagbigay ng maliit o magbibigay ng maliit na halaga ng pera bilang renta. At ang Philippine Rehabilitation Act, kung saan mabibigyan ng pahintulot ang Amerika sa likas na yaman ng Pilipinas sa kapalit ng pagpapaayos ng mga nasirang infrastruktura dahil sa nagawa ng World War II. Naging senador ulit si Recto noong taong 1955 sa ilalim naman ng Liberal Party. Habang senador siya, ipinasa niya ang batas upang pag-aralan natin ang buhay ni Jose Rizal at ang mga nobela niyang Nolime Tangere at El Filibusterismo sa lahat ng paaralan, kolehiyo at universidad, mapapribado man o pampubliko. Kinilala ito bilang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law at ipinasa ito noong June 12, 1956. Tinakot pa siya ng simbahang Katolika na ipapasara nila ang mga paaralan na hawak ng simbahan kung ipapasa ang batas. Di naman nagpatinag si Recto at sinabing mabuti pa daw yon dahil gagawing public school ang mga Catholic schools. Nagkaroon na lamang ng kompromiso ang simbahan at pamahalaan ukol sa batas. So naipasa pa rin yung batas, kung kaya nababasa natin at napag-aaralan natin ang dalawang nobela at ang buhay ni Jose Rizal. Isa sa mga kinwestiyon ni Recto ay ang Bell Trade Law o Philippine Trade Act na naipasa noong taong 1946 sa panahon ni Manuel Rojas. Sa Bell Trade Law o Philippine Trade Act, dito nakasaad ang parity rights na maaaring exploit o gamitin ng mga Amerikano ang likas na yaman ng bansa at pati na rin operasyon o pagpapatakbo ng public utilities tulad na lang ng kuryente at tubig. Ang parity rights sa madaling salita ay may pantay na karapatan ang mga citizens at kumpanya ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa pagkuha ng likas na yaman nito. Sa act na ito o batas na ito, nakasaad din ipapantay ang piso sa dolyar sa halagang 2 pesos is to 1 dollar. Free trade sa loob ng 8 taon at dahan-dahang pagtaas ng taripa sa loob ng 20 years. Hindi ito naging popular sa mga Pilipino, obviously. Kalaunan, pinalitan ito ng Laurel-Langley Agreement noong taong 1955. Noong panahon naman ito ni Ramon Magsaysay. Hindi rin pumabor si Recto sa Laurel-Langley Agreement dahil may mga provision ito na pabor pa rin sa Amerika. Nag-expire ang agreement na ito noong taong 1974. Ang mga base ng mga Amerikano ay mananatili sa kamay ng mga Amerikano kahit na sa kasundo na isinuko na nila ito noong nakalaya tayo. Hindi lang si Recto ang nagalit kundi ang iba pang mga Pilipino dahil lumalabas na kahit malaya na tayo sa Amerika, ay kontrolado pa rin tayo ng Amerika. Mayahahalin tulad ito sa terminolohiyang neo-colonialism. Malaya nga tayo, pero kontrolado pa rin tayo ng ibang bansa. Nakipagtalo rin si Claro M. Recto sa pinakapaboritong presidente ng Pilipinas. At walang iba kung hindi si Ramon Magsaysay. O, baka iba iniisip nyo. Si Recto ay tinuring bilang isa sa pinakamatalinong tao noong panahon niya. At ayon sa Esquire magazine, isa siyang dissenter.
Ang dissenter ay isang tao na hindi sumasang-ayon sa kung ano ang napagkasunduan ng majority o mayorya, o sa kung ano ang opisyal na polisiya, kung kaya tinawag siya bilang the great dissenter. Hindi masama magsalita kung alam mong may mali. Nakilala rin siya sa kanyang mga kritisismo dahil sa mga baliktad at short-sighted na sentimiento ng mga tao noon. Kung titignan natin, halos lahat ng kanyang sinasabi ay para ibigay ang nararapat sa mga Pilipino mula sa pamahalaan. Nang dahil dito, nagkaroon siya ng maraming kaaway at kukuunting kakampi. Tumakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas noong taong 1957, ngunit natalo siya ng dating bisipresidente na si Carlos P. Garcia. According sa isang lecture sa University of the Philippines, naging biktima si Claro M. Recto ng CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika. Tandaan natin, marami siya naging kaaway, partikular na ang mga Amerikano. Ayon sa lecture, pinlano ng Amerika na lasunin si Recto. Sinigurado rin ng CIA na matatalo siya sa 1957 presidential elections sa pamamagitan ng pag-distribute ng depektibong condoms na may nakasulat na courtesy of Claro M. Recto, the people's friend. Ayon sa lecture noon ni Roland G. Simbulan sa UP Manila noong taong 2000. Si Recto ay namatay noong October 2, 1960 habang nasa Rome, Italy para sa isang cultural mission. Kasama ang kanyang asawa na si Doña Aurora Reyes Recto. Sinabi niya sa kanyang asawa habang nasa ospital sa Roma ay, "It is terrible to die in a foreign country." Binawian siya ng buhay noong October 2, 1960 sa Italy at di na natapos ang kanyang cultural mission. Ayon sa report, wala namang sakit sa puso si Recto noon at ang huli niyang kamitin ay dalawang puti o Caucasian na naka-business suit na ayon din sa lecture. So merong tanong na iniwan, maaari bang biktima si Claro M. Recto ng CIA? Hindi natin masasagot yung tanong na yan, ngunit kayo ang mag-isip, biktima ba siya? Inilibing si Claro M. Recto sa Manila North Cemetery at katulad ng ibang libingan, nakaranas din ang kanyang libingan ng looting o nakawan. Sa larawang ito, makikitang nawawala ang kanyang pangalan na gawa sa isang bakal. Ang dating Calle Azcárraga ay pinalitan ng Claro M. Recto Avenue noong taong 1961. May alaala pa rin ito ng lumanyang pangalan, tulad na lang ng Azcárraga Market. Short trivia lang, ang Calle Azcárraga ay ipinangalan kay Marcelo Azcárraga y Palmero. Siya lang naman ang nag-iisang Prime Minister ng Espanya na may lahing Pilipino. Bukod sa kalye na ipinangalan sa kanya sa Maynila, meron din siyang monumento sa Lipa at Batangas City sa lalawigan ng Batangas at kalye sa Chaong, Quezon. Meron ring isang paaralan sa Maynila na ipinangalan din kay Claro M. Recto. Kung tutuusin, wala na si Claro M. Recto sa mundong ito. Ngunit, sana magsilbi siyang ehemplo sa lahat ng Pilipino. Oo, di tayo ganong kalakas na bansa. Pero huwag tayong pumayag na tayo ang lugi. Sana lahat ng politiko ngayon ay tingalain siya bilang isang role model na dapat tapatan. Lalo na ngayon, may sigalot sa West Philippine Sea. Si Recto ang nagsilbing buhay na modelo ng salitang makabayan. Tandaan din natin na huwag tayo matakot na kumwestiyon kung may mali tayong nakikita. Tandaan din natin na binoto natin ang mga tao na yan bilang public servant at dapat tayo ang pagsilbihan. So dapat lang na nakukuha natin ang nararapat para sa atin. Tignan niyo na lang ang ginawa ni Recto. Kino-question niya ang mga batas na hindi karapat-dapat or kung saan lugi ang Pilipino. Sana gawin nila ang ginawa ni Recto. Kung may mali kang nakikita, questionin mo. Ikaw, ano ang kwento ng kalye mo?